So, for today's vlog, guys, meron akong, may bit-bet ang aking manugang na pinabili ko talaga sa kanya sa Pilipinas na ilang dekada ko nang hindi nakikita. So, yun ang ating lulutuin ngayong araw na ito, yung udong. Kung pinagdaanan mo to ng kolehiyo ka, itong isa sa nakapagpag-graduate sa akin, yung udong na to, yun ang ulam na halos araw-araw masarap ko talaga to. So, that's it. Let's start. So, ayan guys, tayo ngayon gagawa tayo ng napakasimpleng ulam na to namin ng college days namin. So kung sinong makaka-relate ho dito sa ulam na to, comment down below. Kung tutuusin, napakasimple lang, sardinas. Actually, noon naglalagay din ako ng konting bawang, pero ngayon sana ayok maglagay ng bawang, pero parang nung gusto kong maamoy yung bawang sa ngayon. Then, sibuyas. Yan lang ang ulam ng mga estudyante noon. Dito, nung time ko pa, medyo mahaba to na pasta. Mahaba siya. Ngayon, parang isang ano na lang, lumiit na siya actually. Tapos yung marka niya, hindi ganito. Talagang ano. Pero udong siya talaga. Ayan o. Gusto ko tumikim ngayon ng udong kasi ilang dekada na hindi ako nakakatikim ng udong na to. Yung udong na ulam. Actually, masarap lang naman talaga ito pag sardinas eh. Nung college namin dahil kulang ang budget ng mga estudyante, kaya ito, may dalawang peraso ka lang dyan. Actually, ano lang to eh. Parang stick-stick. Subukan natin. Tara, samahin nyo akong mag-prepare ng ating ulam for today. Kasi malamig, masarap to dahil may sabaw. So, prepare tayo ng ating bawang at ang ating sibuyas. Okay? Ayan. Ayan. Ayan lang. Yan lang ang ating ingredients na napakasimple. Simpleng luto lang ito. So, ayan lang ang ating ingredients. Bawang at sibuyas. Then, ang ating sahog na sardinas na hindi nalilinis. Ayan ang ating kawali, guys. So, noong time, nung college days ko, guys, ang nilalagay kong oil dyan, normal oil lang. So, ngayon, dahil medyo nakaluwang-luwang naman na tayo ng konti, so pwede ko nang lagyan ng olive oil. Charot-charot. Olive oil ang ilalagay ko pang gisa natin sa ating sibuyas at ang ating bawang. So, painitin lang natin siya at maya-maya ilagay na natin ang ating bawang. And so, maigit na ang ating mantika. Ayan. Unahin ang ating bawang para mag-brown. Huwag sunog. Ayan. So, nagbrown na siya ng konti. Lagay natin ang ating sibuyas. Ayan. Medyo brown na ang kanyang transparent na ang kanyang sibuyas. Next, ang ating isdang walang dito. Ayan. Igisa natin ito kasama itong sabaw. Kuha ang kanyang sabaw. Igisa natin ng konti. Simot to the max kasi paminsan-minsan lang ako makabili ng mga foods ng Asian. Dati, dinudurog ko to, itong isda, dudurugin natin yan mamaya. Isa ko muna siya na ganyan siya.
So kahit anong oil ang gamitin natin guys, ah, charot-charot ko lang yung ano kasi syempre ako olive oil talaga ginagamit ko sa lahat ng bagay. Durug-durugin lang natin to. Itong ating ano, mga tatlong ano lang, slice. Para kahit pa paano pag kumain tayo mamaya ng ating ano, ng ating tawag dyan, udong. E meron tayong mangunguyangan na sa home. So, lagyan na natin ang ating tubig. Pinaglagyan ko ng tubig yung pinaglagyan ko rin ng aking sardinas para makuha dito lahat ng kanyang sabor. Ayan. Wow. Sabi ko nga din, nadamihan ko ng sabaw yan. Ayan. Damihan ng tubig. Konting soy sauce. Lalagyan ko siya ng konting soy. Ayan. Diba kumulay na siya? So, para sa mabilis ang kulo, lagyan natin ng akip. Ayan na. Kumulo na siya ng bong. Ganyan na siya, ilalagay ko na ang aking pasta na udong. Ayan. Oops. Ayan ang gustong-gusto ko yung nagaganyan. Yung ginaganyan ko na yung hulog na yung pasta dito sa ating tubig. Dada na ko, hindi ko natitikman. Kaya, umuwi ako noong 2019, hinanap ko to, ilang store ang pinuntahan ko, pati palengke, pinuntahan ko to. Hindi ko to nakita, ang sama ng loob ko. Hindi ako nakapagbit-bit sa dami ng bagahe namin pa uwi pamunta rito. Tapos, wala akong nabit-bit na ito. Ayan. Pero noon, ang pasta niya, yung ganyan, medyo mataba ang kanyang pasta. So, talaga may pagbabago talaga. Ayan. Ano siya? Medyo makapal ang kanyang pasta. Ngayon, medyo manipis na siya. Tapos, ang ginagawa ko nito pag kumakain ako, pinadudulas mo yung bawat hibla ng ano, yung bawat stick niya. Pinadudulas ko yun kasi madulas siya. Pero ito talaga, in fairness, ha, maninipis na siya. Hindi na siya yung katulad ng dati. Pero, amoy udong pa rin talaga. Amoy pa rin. To, maalala mo talaga ang ano, ang iyong nakaraan. Charot! Ayan. So, pakuloy lang natin ng konti ulit. Mabilis lang itong maluto guys kasi manipis lang naman ang kanyang ano, pagkataon. Hindi, charot. Ano lang, yung manipis ang kanyang pasta. So, mabilis lang to. Hinaan ko lang kanyang apoy para hindi siya ma-absorb lahat ng aking tubig. So, takpan ko siya ulit. Okay, see you later. So, ayan na ang ating pasta. So, pinakulaw ko lang ito ng ano lang, ilang minutes lang ito. 5 minutes.
kasi mo, diba? Para siyang ano yung malagkit. Paano siya kalapa? Sarap. Pero sa akin, ito na nung balik siya kuha. Kasi syempre ngayon, in fairness, ano, medyo okay lang. Hindi ko alam kasi kung titikim tong aking mga anak. Tingnan ko. Kasi ako lang kakain ito, sigurado. Pero papakilala ko to sa kanila. Alam nila kung anong pinagdaanan ko dito sa ulong na to. Ayan o. Dati-dati dami-dami kong tubig nilalagay dyan para maraming sabaw. Ito o. Kayo nang bahala, gusto nyo sabawan pa. Sabaw kayo. Kasi ito dosin. Inubos ko na yung pasta na yan. Nilagay ko na. So that's it. Ganun lang. Ang ating luto, mag-creating na tayo. Tara, let's eat. Ulam ala kutina ni nanay. Ang ating udong na ulam. Oh, kita niyo ang sarap? Try natin. Nang may kanin. The best na partner na to ay kanin. Kahit bahaw, pwede yan. Okay. Tara, let's eat. So, ito na ang ating partner ng ating udong. Rice with udong. So, makaka-relate dito, dito ka nag-graduate, katulad ko. Ayan. So, dapat may sabaw-sabaw pa rin siya. Tapos, isasabaw mo siya dun sa kanin mo. Sarap. Udong pa rin talaga siya, madulas pa rin. Hey, that's it. Thank you for watching.